pamantayan ng tagumpay ng ating paikisa sa People's Initiative ay ang bilang natin na representation ng bawat konferensya. Ito ay isang matagumpay na gawain. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais ko lang sana magpasalamat sa mga ginamit ng Panginoon para dito. Of course, yung mga kasama sa People's Initiative. At ang isa sa mga lagi kong ka-text at ka-communicate is si Brother Noel Miguel, na ibinibigay niya lahat, of course, si Lester Rubinin and others. Palakpakan natin sila. Thank you. Mga kabataan. And we wish to express our gratitude to Central United Methodist Church, our cathedral in the Philippines. Si D.S. Rubinel nandito at ang buong ministerial team. At ang council, salamat po sa inyo, mga taga-Central. At yung nagganda ng kape at pagdesal, salamat sa aking staff, Sister Blessing, at si Brian, at ang ating AA. Alam niyo ba mga kapatid na may nakasama ng taga-Baguio Episcopal Area? Yes! Oh, yes! Nandito po si D.S. Alan as Concepcion at si Reverend ni Elisa Concepcion. Tumayo nga po sila. Ayun. Ayun. Okay. And of course, pasalamatan natin si Bishop Danny at si Ma'am Ruth. Nandito rin sila. Thank you po. At ang leadership ng Philippine Christian University, ang ating President, si Dr. Gawan, at ang Vice President for Academic Affairs, si Dr. Kate Gimbatan, nandun po. UCCP po si Ma'am Kate, kaya na natutuwa tayo na nire-represent niya ang United Church of Christ in the Philippines. Si Attorney Pastor Cao, salamat at mga District Superintendent. Salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manandaling manalangin. Makulimlim man ang kalangitan ng Panginoong Diyos, nag-aalab naman ang aming mga puso. Kagalakan sa pagpapasalamat sa aming pagsasama-sama ngayong araw na ito. Lord, we pray that you will lead us in this movement against evils in our society, and that, Lord, you will impress upon our hearts the love and the passion for justice and for righteousness. Mausap ka po sa amin, Panginoon, na magitan ng iyong anak na gagamit mo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Today, my dear friends, is a very significant day. And is made more significant because we have gathered together as people called United Methodists. Kung ang araw na ito ay holiday, dahil ito ay Heroes Day, nais kong sabihin mo sa katabi mo na ikaw ay isang bayani, kapatid. Huwag lang kayo magpapabarin sa luneta. At ako ay nagagalak, nagumapawan, kagalakan mga kapatid dahil sa pinapakita niyong suporta noong last week, 2 weeks ago, nandito tayo. Ngayon, of course, last year, salamat sa Panginoon. Tayo po ay mga bayani sa harap ng ating Panginoon. We gather together as a community of faith, people called United Methodists, disciples of Christ, and my dear friends, we have the desire for righteousness and justice. Ito ang ating sinisigaw. Kailangan natin ng isang righteous governance. We support the People's Initiative ng isa sa mga pangunahing laiko natin, si Honorable Chief Justice Puno, ay nanguna dito. Nakatuwang isipin na mula sa ating hanay ay merong katatagan ng loob ang isang laiko Methodista na kasama natin. Tayo ay nagkakaisa, mga kapatid, upang isulong natin ito
Ngayon ako'y nakikiusap na sana sa ating pagsulong, tayo ay maging mahinahon, tayo ay maging pagmagtas man tayo ng kamay, sana may kasamang Biblia. Pwede ba? At ako'y nakikiusap para hindi po tayo mapapahamak, pero merong courage. We must have that resolve, my dear friends, to join this movement hanggang sa matapos ang problema ito. There was a statement, my dear friends, which was much publicized. And this was a powerful statement from a vice president during the martial law years. This statement reverberated and, my dear friends, to some extent, it ignited the Reformation movement, if I may call. Yun pong pagnanasa na magbago ang pamayanan at tayo ay kasama rito. Ang sabi ng isang presidente, ang tanong niya sa isang general ay ganito, "What is happening to our country, general?" Yung general na yon, nag-isip din mga kapatid at siya rin ang isa sa mga nauna upang makiisa sa pagbabago. Maraming taon na ang nakakaraan nung itanong ang tanong na ito. Ngayon mga kapatid, siguro hindi na natin dapat itanong ang tanong na ito dahil alam na natin ang nangyayari. Alam niyo ba kung ano nangyayari? Alam niyo ba kung bakit ang mga kababayan ay mayroong mga aritos na... Ikaw. Na parang kampana? Alam ba natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga may alta presyon kundi para sa ating lahat, bawal nang kumain ng baboy. No to pork. Maybe what we need to ask is, instead of asking what's happening to our country today, we need to ask, what is lacking amongst our national leaders today? Ano ang wala sila na dapat mayroon sa kanilang pamumuno? And we could easily say, that integrity amongst our leaders. That visionary leadership, my dear friends, for us to be motivated towards a direction, merong isang patutunguhan yung dating tuwid na daan, sana po ay mananatiling tuwid. Maybe we need to ask what is lacking and we will say financial integrity and financial transparency, not only financial stability. Alam natin na merong mga napapalathala na full-blown corruption sa ating bansa. And this is the reason why naitatag ang People's Initiative na ito. And this People's Initiative has become a covenant for us from different sectors, from different denominations. At sana, mga kapatid, dahil ito'y People's Initiative, nagpapaalala sa atin ng pamayanan, ng gobyerno, ay dapat mula sa mga tao at para sa mga tao, at ang mga tao rin naman ay kasama sa governance ng bansang ito.